Gising na, bakod na, kapamilya pag-ong adlaw na. Gising na, para sa tanan o para sa pamilya, piling kumpleto ang adlaw kung wala'y pumahaw, espesyal, pumahaw, espesyal. Good morning, mga kapamahaw! Good morning, Northern Mindanao! Sa tanan, maabdan sa among video, may tawag ani, sa atong live streaming. Sa atong live streaming, karon. Good morning. Good morning, Rod. Good morning, Maria. Barag lami lagi inyong mga tulog, mga freshness kayo mo karon. Ang sa imo ha, bilar ka? Bilar pa ni, bilar pa ni. Wow! Good morning, good morning, Maria. Good morning, Maria Pilingera. Miyerkules karon, Hunyo 24, 2020. O si Maria karon na diya sa FM booth karon mga yes, na, kitay NPA no permanent address niya to ang live. Wow. O asa gid ang mga connection dadto gid ta. Pareho sa ato mga viewers ya nga gabi gid ang connection, ha? Isha, I'm sure ang uban ang kita pag connection para makatanaw sa ato karong bulan. Correct. That's why i-shout out nato ang mga suki nato every mag live stream ang pamaway special na datang sa ato. Dagan salamat kayo thank mga you. Ma'am sir. Oga, stay safe, Permente. Kay sus, medyo nagkataas pa pag-iapon ng kaso. Daghan kay mga asymptomatic. Kumpiyansa kayo kay wala lay kuan, may gala. Walay simptomas. Okay, no. Wapay vaccine. So, stay healthy. Conscious sa pagkaon. Mag-exercise. Mm-hmm. Oga, kanag-isulti na ako sa akong self. Para sa... para sa akong dalino to. Para... Uy, kabalo ba karon nga dagay asymptomatic. Dagay naging karon po, dagan po daw asinto pangit, Rod. At po daw nagbaklay-baklay, wala sila kabalo nga pangit sila. Ay, hearts, kayo mo. Grabe siya! Makasakit kayo mo. Mo. Makasakit mo. Makasakit mo nila ng brother bird. Ah, sabi dahil. Sige lang, kung diba mailhan bird ko, naka-face mask man tanan ka, Rod. Oo, oh, okay. Galing mo. Hindi may lang ng mga naong. Okay, pwede yun. Galing mo doon, Rod. Witty ka doon. Witty ka doon. Good morning. So, yung papagod vibes na nga, basing mapingin, malinood yung mga suko din mo din. Oh, man. Okay, papagod vibes mo na eh. Morning, tinuod ka rin nga pang pag-good vibes mga kapamilya. Ang gibuhat nga electronic hand washing station sa usa ka residente sa Misamis Oriental. Mingbunan lang gibuhat ni John Alex Bangot ang hands-free nga washing station. Gimuntar niya kini sa ilahang balay sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Salay. Doon na kiniduha ka sensor nga para sa liquid soap o sa tubig busa dili na kinahanglan pang mugunit ang mugamit ni ini. Ibinabanang 2,500 pesos ang nagastos ni John Alex sa pagbuhat sa hand-free washing station. Yon, kabalo mo, nausok okay. Ining ani karong nga style. Kay, ang problema man good, kasi nga, di ba, kung normal lang hand washing, mm-hmm. Ang problema, naugasan lagi. Pag humanog hugas, imo na pong hawiran na pinagod. Oh. Di diba? So baka na dito gyapon. So ang ending mo, gyapon ang resulta. So that's why daghang kinanggawas karon nga as much as possible. Actually galing, 'di ba, nami in partner sa BOH na buhat mig video nga iot ang pag-on sa gripo, pag hugas nimo, di ganimo sa palungon. Medyo na nagreact nga unsa ba kakalas ba ng tubig sa imong gibuhat pero kailangan daw na buhat tong kay pag man imong hugas panabon, hugas mukuha pa kag tissue. Iana pa nimo sa switch, unsa ba switch ba itaw ana or sa valve. Sa faucet para masirado nimo tapos ang tissue ilabay din nimo haya padayon. Wow. Well, ang di ba kalas pa lugar mag tissue pa ka. So murag gwapo ni ang gibuhat ni boss. Diba? Kay sensor na murag dili na mo ko ana. Hands free dili manghatag og gamot. Meaning lahi na ang hands free. Wala kay awiran. Medyo naka-sensor na. So yeah. Ni ato pa utanon si kauban ato mismo si Sir John Alex Bangot gikan diha sa Salay. Misamis Oriental, kung giunsan niya ni pagsugod ni, oga dali ra ba ni buhaton o baligya ba ni? Sir Alex, Sir John. John, ayan. Hello, sir. Good morning. Oh, sir. Good morning. Muntag sa tanan. Sir, good morning ni muda, sir. Oga, unsa man sir, napakahan. Asa ka karon sir? Muna ng siyap nga nagbuhat mo ng imong gibuhat nga kwan? Sir, muna ning salmot nga kwan, sir, kining headquarters, muna ilang
botanan sa mga hanwas ng ila sir. May pa-head nila ng hanwas. Dali ka boy. Before anything else. Sulod ko rin, nakatampo ko sa ila. Ayan, Sir John, ani lang sa unsa may nagsugod ni? Ngano nakauno na mga nga magbuhat kag ingani tapos yun sa nimo ang kwan ani testing pagbuhat ani. Actually sir, kami sa kwan gyud sa kami sa kumagulang ga kwan nami og mga automated dai ga apil man gyud mga contest ani mga robotics nga lakaw. Ah, okay. Nakauno na mi nga so, ano, nakauno na mi nga mas dali siya buhaton kaning hands-free na lagi itong muta itong gingon ni mo ganyan na sir, nga wala nakahikapon. So, dali dito sa mga una-una, dahil nakakuan mi sa Salmot lagi, nag-istorya mi sa President sa Salmot, si Ninyo Marvin Abuela, na ingon siya nga, na yung problema lagi sa kuan. Itong mga hanwas nila sir ba nga, gusto nila nga hands-free, totally good, ana ba? Nga lakaw. Mutong nakabuhat ko dali nga idea. Mutong gikuan ako sa ila nga, pwede rin, dali raman niya, ana. So kumusta ang primerong testing ninyo sir? Ang raw material, ang pagbuhat. Kato, sir. I'm sure nag-testing yun mo ba? Kato sir, akong gigpanggamit sir katong mga mahalon nga mga kwan sir, katong mga gamit sir, katong planggana nga bahuganan sa baboy, katong scrap nga mga hardware sir. Mga, eh, wala palagi sir kwan sir, wala kapalit sa mga gamit. O pagbuhan na itong mga scrap, ipaggamit itong mga scrap. So ang primero ni mo, kwan pa ka ng mga scrap pa lang, mga... Sama pa si Mungingon Boganan sa baboy. Oh, unsay available ya sa kwan sir? Unsay available nga makita sa napaka resourceful naman. Very good. Sir, unsa toy background nimo sa electronics sir? Nganong medyo na idea unsa paghimo ni center ug kinsa pod ang imo kauban sa paghimo ani? Oh, kini sir sa kwan sa electronics naka kwan ko kining nakatrabaho ko sa una sa Sony di atbang sa Bilis bitaw sir. Tikisan ko di sa una. Kwan po sa electronics na way background. Then akong kuya, akong kuya ga-program po itong mga microcontroller, mga kuan, programmer man to. Dagan po big mga project karon sir, itong mga autonomous nga mga barko nga mga kuan, pero wala pa na mo ipagawas. So, muna among mga hilig po sir, mga hobbies na mo sir. Actually sir, gapil-apil po big mga startup challenge sa kuan, like sa IBCYIT, sa idea nga kuan. Printer po mila na. Habis lagi ito naman. Sus, wala dito na ka. Unsa ka nga ba, sir? Medyo wala ta nag... Mo, engineer mo na si Brother Bernie. Unsa ka nga mga robotics, sir. Nag-compete mo, sir, sa mga robot. Unsa nga mga year na? Kwan, sir. Dari sa mga 2017 pa, sir. Ay, sayang. Ay, so, 2014 ko. 2014. Wow! Okay mo, nag-ahabot. Dilig yun niya isa ba nga 90s to ka, Brother Bernie? Oh, ay, ng 90s. Unsa ba ka? Uy, bito, Sir Alex, very good kaayo ni ninyo nga effort, no? Kani, sir, kung tanaw lang yun ato, sir, pwede kid ka magkakwartaan ni imuhang mapagkakitaan. Kung tagaan, minimog estimation, sir, kung... Kung mangani imuaning ibalikya or imong improvise sa mga installation, pila ka ha ni sir? Pila kay kantidad ani mo? Ma'am kwan, ma'am, ang labutang mo dani kay gi-collaborate nako sa Salmot. Sila rin nag-costing sa ilang materials. Ikaw na lang ko rin mag-support pod sa ako ang electronics nga katong i-install na lang nako dito sa ila. May dagan siya siguro ma'am og mga 3-5 ang among kwan SRP nga SRP. SRP na ng 3-5. SRP. Tumarik sa... Sabay sa kwan. Sabi kong bali, 2,000 lang kong bali to. Katura. Wala mga kwan. Bauganan. Katuhin mo ang bauganan. Sir, what if kung kwan? What if kung nagtanaw ka ron, taga DUST, ana. Tapos willing mo nga yun sa imuhang kwan ani. Sabi term, ana. Develop. Kanang i-develop nila, tanaw nila ang kuana na setup ni mo. Willing pa po ka na, sir, ngayon mo nang i-share sa line? Or okay, if the price is right? Kuan man, sir, pwede man, dali raman na i-kuan, sir. Hilig, kuan man, ma-share naman na sa ilang. Yan. Sir, ayaw sugot, sir, ayaw sugot. Dako kaya na nga kuwarta sa ayaw sugot, ayaw sugot. Ani na lang, ani, pilay kuan mo daw, di ba dalag 3,000 na, tapos akong baligya din ako 5,000. Barag. Maokay! Ikaw lagi cute ka. Resiler. Hindi siya, oh. Hindi ko yung start. Sir, naba kay sample niya, sir, nga kuwan? Naba kay sample niya? Bo. Karon? Sige daw, sir. Ah, sir, naraman mo. Dalawa ko cellphone. Oh, sige, i-turn na lang media sa imong kwan. Sa headquarters. Muna yung mga headquarters sa Salmot, ma'am. Uy, Ogi. Oh, si Lunoy. Founder po. Ayan. Hello, sa yung tanan dia, ah. Mga gwapo, mandi mo dia sa Salmot. Ayo, ano? Oh, na.
Indonesia. Okay. Then pagpandara ni sabon, uning sabon. Ah, so sabon siya tapos ang sabon isa siya. Ang tubig. Tubig. Oh, tubig tubig. Ang spring ano, ha? Sada na sa ibong kalay ba? Sabon, ayan, op, senso op, sabon may gala. Pak, oh. Ba. Ang ako na ni Sir, Sir Bern kay og nay mga lugar nga nay mga lugar nga walay linya sa tubig. Example kato mga kuan. Pwede ra pampatong gamiton, magbutang lang sila baldi diya. Bakumon ah, pwede ra po. Okay, okay, okay. Pwede ra sa so, pati ang butanganan po sa kuan, sa sabon ana. Mga oh, ang sabon ra, ang sabon kay sa ubos sa ah, oh, pwede. Pa, pwede. Galing so, no? Ang nay area po sa ma'am nga walay kuryente. Kuhanin siya ma'am, kanang battery drive. Pwede rin siya 12 volts battery. O, uy, wow! Area, very good! Pwede, pwede! Ako na lang yung pangandaman na lang. 12 volts. Di, kabalo ka, pwede niya siyang anong mga, for example, sa mga offices, di ba, na mga nakuhan. At least, di na, wala na kaya, wira na lang, diretso. Ang kabalo ka, sir, na ako'y suggestion, pero napay sa kakulang dia, sir. Ang sa lugar. Nay mo gawas din diha nga tuwalya pag yun. Ana, magtitulong ang tuwalya. Ana, paano? Basa pa man, no? Narin mo gawas din ng tuwalya mo, ana. Sa pak, magtitulong ang tuwalya. Tuyong ang tuwalya. Nanonis ka, Mat. Ayan, very good. Sir, very good ka. Mabuhay, sir. Very creative. Oga, hopefully, sir. Mo PM na sila sa mo, sir. Just in case nga, naibasing gusto mo po-purchase. I'm sure, daghan kayo yung ma-interes ano yung gibuhat. Oh, pwede na sir, pwede na mo kuan sir. Contact lang sa kuan, salmot nga kuan, salmot nga buwag naman siguro ni sa live page. Okay, salmot. Unsa ni sa burag organization ni siya? Salay kuan na sir, salay mountaineering team. Ang president ano okay. Si Ninyo Richard Ninyo Marvin nga kuan Abuhela. So pwede na mo i-search dito sa Facebook salmot. So mountaineering team. Sa niya mag-uwan sila dito. Pwede na po sa Facebook account ni mo, sir. Unsa yung Facebook account ni mo, sir? John Alex. Alex Alpha. Ay, nakabutan John na, sir. Alex Alpha. Ayan. Ada? Sir, mabuhay ka, sir. O at least ang imong skills, o imong talent, at least makatabang sa ubang tao, sir. Correct. All right. Salamat kayo. Salamat, sir. Ha? Thank you very much, sir. Sir, kanyang mag-greet, sir. Oh, larga. Shout out. Shout out. Teko, kang kuan, kang membro sa kuan, Salmot. Si Presidente, si Ninyo Marvie Abuhela. Mga co-founder na mo, sir. Sir, Salmot, sir. Si Ninyo Richard. Oh, hello. Og si Manly Solibilla. Oh, regards ko na nakakalo, sir. Regards ko na nakakalo. Okay, regards ko na nakakalo daw. Then, shout out na ko sa akong magulang, sir. Nga mo'y nag-program ani nga, kwan, sir. Kining nagbutang sa kuman, aning atong kwan, kining board. Si Lix Brian Bangot. Og sa akong katong akong silbi advisor na kuan ni si aming atasan mo tong gatulod sa ako sir mo tong naghatag sa pusit na ko premier. Okay. Salamat kayo. Okay. Ayan. Sir, salamat mo din sir. Mabuhay sa inyo din sir. Salamat kayo. Thank you very much. Thank you. Nindot yun yung gibuhat. Galing no? Thank you sir. Salamat again. Iha patanggi pa tour siyang headquarters. Yeah. John Alex Bangot or siyang Facebook John Alex Alpha sa Salay Misamis Oriental. So at least hands-free na mga igala. Pero na kulang dapat ato tuwalya. Tama. Or na siya ito blower na ginang isa. Parang kompleto na, no? Tapos na musabli sa nung alcohol. Grabe na kita na naging combination na yan. Di ba? Ikaw nagsuggest. Ikaw nagsuggest. Ikaw buhat. Saan mo na yung 2014 nga, Kwan? Pag-appeal sa exhibit. Tanawad ka. Nakabot sila sa 2016 man siya. Katong ako nag-champion sa 2014 may ato. Wow. I-involve ki perminti ang self. Appeal ka ng alright, anyway. Later mga kapamilya, makauban nato ang head sa Regional Interagency Task Force. Ay, muling usa sa mga kuan grupo karon nga grabe ka vese og in demand. Against COVID-19 aron isgutan nato ang gabayan sa pagpahigayon og rapid testing sa mga private companies. Kana hala apilo ka tani ha? Hala, I'm scared. Abi kung excited ka. No, I'm scared. Kaya ba si mag-worry ko pa ka ay, positive. Ay, gino ko. Isolate ka. Isolate nga. So, may gibuhat na rin ni Diri. Asinto pangit. Man siguro ko ani. Nag-hadlock ba? But anyway, unya ka na mga pamilya. For the meantime, ano yan na nga itong nagbagang balita muna para sa inyong mga init ng kape.
ang nagbagang balita. Kauban si Rod! Rod! Aniya na ang mga nagbagang balita karong buntaga. Dakpan sa Iligan ug Marawi ang tighimo ug tigbaligya ug COMELEC ID online. Tuwing 2014 pa wala na mag-issue ug ID ang COMELEC. Roxanne Arevalo nagabalita. Gidakop sa NBI si City Aina Haji na Sir Sulod sa usa ka courier service sa Iligan di nahitabo ang transaksyon niya sa poster buyer ug voter's ID. Namaligya siya o voter's ID online sa presyong 1,500 pesos. Yung details lang yung kinukuha ko. Tapos, pag naibigay ko yung pangalan tsaka yung ano, mga precinct number, kasi hinahanapan din sila nung ano, yung San Barangay, tsaka yung precinct number nung ano, yun. Naibigay ko dun sa encoder. Tapos, yun. Lumilitaw naman yung ano, yung pangalan. Kasi mayroon sila yung complete list ng ano, kahit saan lugar meron sila. Yun ang hinahanap natin kung saan, kaninong office, no? Bakit sila nagkaroon ng gano'n. Unclaim ID. Tapos yun ang tinatapalan nila. Gagawa sila ng ID, another ID. Tatapal nila yun. Pero yung likod ng ID na yun, original kasi hologram ng COMELEC mismo. So original siya. So pag nakita mo, original siya. Yung QR code niya, original din. Ang question natin dun kasi, paano nila nakukuha yung data ng tao? Sunod nga gidakop ang tighimo sa ID nga si Rajiv Kali sa shop ni ini sa Marawi. Sumala sa NBI gapamiki sab sila og health clearances og travel order nga maoy gamiton aron kalutsan ang mga checkpoints. Gikasuhan na ang duha og falsification of public documents ug paglapas sa Data Privacy Act. Apan nagpahayag ang duha nga mo piyansa. Roxanne Arevalo, ABS-CBN News. Gibutangan og barikada sa Barangay Ongyu sa Butuan City ang ilahang main road aron mamonitor ang mga gagawas og gasulod sa lugar. Sumala sa konseho, panagang kini tungod duna nay duha ka kaso sa COVID-19 ang barangay. Sharmin Awitan nagabalita. Gipatuman karon ang no quarantine pass, no work pass, no face mask, no entry ug no visitors allowed sa Barangay Ongyo sa Butuan City. Kinitungod doon na lay duha ka residente nga nagpositibo sa COVID-19 sa barangay. Lakip sab sa 33 ka barangay ang Ongyo sa gipaubos sa modified enhanced community quarantine kutob Hunyo 3. Kung mam ni ka barikid ang among ginabuhat ron mam no kay ang among barangay Manggod is open, so daghay mga entrance niya, napoy mga daghan pong exit. Color coding niya punta, ma'am, gina-require din na mo sila nga mo dalagid sila o magamit sila sa color coding pass. Sa pinakaulahing update sa DOH Caraga, doon ay 31 kakaso ang nadugang sa rehiyon. DOH CHD Caraga received 130 RT-PCR results from Southern Philippines Medical Center. 92 are all negative results. The remaining 38 RT-PCR results are positive, distributed as follows. Follow-up tests from case numbers 12, 14, 24, 25, 27, 29, and 30. Therefore, the 31 are now our new confirmed positive 19 in Caraga. Sa nadugang ang bagong kaso, 20 niini mga lalaki o 11 ang mga babae na nag-edad 21 ngadto 30 anyos. Kadaghanan gikan Claver, Surigao del Norte ang gilangkuban sa mga trabahante sa minahan. 27 kanila asymptomatic kung walay gibating ang sintomas o gi-isolate na sa nagkadayang LGU quarantine facility samtang ang upat nga dunay mild symptoms nga kasamtangang gi-admit sa mga treatment facilities. Sa karon, 87 na ang kaso sa COVID-19 sa rehiyon. 77 ang nagpabilin sa facility quarantine ug 7 ang naka-recover na. Pahinamdom sa DOH sa publiko kanunay sundon ang health protocol aron malikay sa sakit sama sa COVID-19. Batasanon ang kanunay nga paghugas og kamot, sundon ang physical distancing ug kung mahimo magpuyo sa balay. Charmaine Awitan, ABS-CBN News.
Bisaka na sa unom ang kaso sa COVID-19 sa Misamis Oriental kung asa midugang ang mga stranded nga residente sa lungsod sa Hingoog ug Initao. Angelo Andrade nagabalita. Duha ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang nadugang sa Misamis Oriental. Usa niini ang 22-anyos nga lalaking taga Hingoog City, kinsa nakauli gikan Miglanilla, Cebu agi sa Nasipit Port niadtong Hunyo 19. Gikan ni siya sa Sugbo, no? Actually Miglanilla ni siya nga lungsod, no? He is a dump truck driver and then he decided to come home. So sakay barko through Nasipit. So gidiretso na siya og RDT. Rapid detection test, dati kayo nag-positive man. Okay. So, giswab test siya, so gi-isolate na siya diretso. Nara na siya karon, gamanifest lang siya og cough of, and colds. Mm. No? We have yet to know kung kumusta na ang condition niya. Positibo sab sa COVID-19 ang 34-anyos nga babaeng taga-Initaw nga nakaabot sa Lagindingan Airport gikan Manila niya itong Hunyo 16. Diretso gyapon siya, sulod sa facility. And pag RDT niya, positive gap kung sumatong ipa-undergo siya og confirmatory test and it yielded a positive result. Mm. No? So, asymptomatic ni siya. So, naagyapon siya karon sa isolation facility. Hinuon giklaro sa Misamis Oriental, walay local transmission sa probinsya. Tungod ang unom nila kakaso mga nanguli nga OFW o kaha-stranded nga individual. Wala sab sila exposure sa komunidad tungod diretso sila sa isolation facilities. Angelo Andrade, ABS-CBN News. Unom ka mga stranded ang kasuhan sa Alural LGU. Human sila masapong nag-inom sulod sa isolation facility sa LGU. Rason sa mga na-stranded, igo lang unta silang nagsaulog sa Father's Day. Dina Diestro nagabalita. Sapon nga nag-inom sulod sa isolation facility ang unom ka mga stranded sa Aluran, Misamis Occidental. Mismo si Mayor Jennifer Roa ang nakasakop sa mga nag-inom nga mga stranded. Wa nila damha ang kalit nga pagbisita sa ilang mayor. Pero sa ilahang kuhan, kagawas na sila sa 14 days nga sa PM, among pailang kaso, kato lang yun, may tamo, kato lang panahon na, napintal din sila kay katapang sa Father's Day, ko, no? Luag lang ang pagbantay sa mga stranded ug di na gina-inspeksyon ang mga ihatod nga pagkaon kay sumala ni Mayor Roa dili sila mga preso. Kay gawa sa ginahatag nga pagkaon sa LGU, gitugutan sab nga mahatdan o pagkaon sa ilang mga pamilya ang mga naka-quarantine. Sa house rules, lakip nga gibawal ang pag-inom sa mga makahubog nga ilim nun. Di ang mga rules na to, pagsunod nila, gikuhan nila sa gayon sa mga patakaran sa sunod. Mm-mm. Sa sunod, naapod ito, ibutan po ito sa mga ruling sa sunod ng paghimoon. Police, wala na ko. Sa pagkumpleto sa 14 kaadlaw nga pagkwarantina sa mga stranded, ilang atubangon unya ang kasong paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act o Presidential Proclamation 922 nga mao ang pagdeklara sa tibok nasud ubos sa State of Public Health Emergency. Dina Gestro, ABS-CBN News. Giklaro sa City Health Office sa Cagayan de Oro nga dili garantiya ang rapid diagnostic test aron masuta kung dunay COVID-19 ang usa ka tao. Giklaro sa Department of Health nga dili kinahanglan sa mga pribadong kumpanya ang rapid diagnostic test para makabalik sa trabaho ang mga empleyado. Importante lang ang ipatuman ang health protocols. The physical distancing is one and the use of the mask, especially those of respiratory symptoms and others. So these are rational, logical, and understandable guidelines. We just have really to follow it because that will going to protect each one of us in the workplace. Apandagan gyapon nga pribadong kumpanya sa Cagayan de Oro ang gahigayon og rapid diagnostic test sa ilahang mga empleyado. Sumala sa City Health Office, dili lang kini ang basihan aron masayran kung nataptan sa COVID-19 ng usa ka tao. Antibodies ang gai-detect niini og dili ang virus. Ang antibodies ang gai-produce sa lawas kung dunay infection o virus ang tao sama sa tipdas og trangkaso. Magdepende sab ang resulta niini sa adlaw kung kanus agi higayon ang RDT test. Kung mataptan og virus ang usa ka tao, 5 ka adlaw pa ma-detect sa RDT ang antibody sa lawas. Mas kulba ang false negative kay symptomatic, unya dunay reklamo, dayon nag false negative. So daghan ayang matapdan. On the other side, katong false positive, ang ato lang kuna ni early na to siyang makuha. Busa kinahanglan nga aprobado sa Food and Drug Administration ang gamiton nga rapid test kits og ekspertong doktor sab ang muhimo niini og mubasa sa resulta.
Nasapun sa akto sa mga otoridad ang usa ka imnanan sa Upper Carmen sa Cagayan de Oro nga ga-operate o ga-serve og ilimnong makahubog. Gawas sa gi-issue nga ordinance violation receipt, gipasirasab sa otoridad ang patigayon aron malikay ang publiko nga mataptan sa sakit. Joey Akyak nagabalita. Aktong nasapun sa taga-regulatory compliance board o kapulisan nga ga-operate o ga-serve og ilimnong makahubog kining bar sa may Upper Carmen, Cagayan de Oro. Busa gi-issuean ang tag-iya og ordinance violation receipt o giabisuan nga isara. Sumala sa taga-RCB, gisupak sa patigayon ang Executive Order No. 53 kun ang liquor ban. Wala man gibawal ang pagpamaligya sa ilimnong makahubog, pero ang gibawal niya ang pag-inom sa kadtong public places sama sa mga dalan o sidewalk. Kalabot na sa katong ordinance number 5133-95, no? And including kaning mga premises inside the stores, mga restaurants, and eateries and similar establishments. So, mao na in effect lugar ang gitawag na itong liquor ban sa Dakbayan. Padayong mag-monitor ang otoridad sa mga establishmento aron malikayan ang pagsupak sa ordinansa ug malikay sa COVID-19 ang publiko. Sukad gi-issue ni Mayor Oscar Moreno ang liquor ban tungod sa krisis. 5 na ka-establishmento ang na-issuean og OVR sa taga-regulatory compliance board. Joey Akyak, ABS-CBN News. Gilauman nang mahuman ang construction sa COVID facility og biomolecular PCR laboratory sa Butuan City sunod bulan, samtang gitunulan sa DOH karaga ang Butuan Medical Center og mga ekipo nga magamit unya sa ginatukod niini nga COVID facility. Charmaine Awitan nagabalita. Hunyo 19 gitunol sa DOH karaga ang usa ka mobile X-ray ug duha ka phototherapy sa Butuan Medical Center nga magamit alang sa mga pasyenteng anaa sa neonatal intensive care unit. Ang phototherapy usa ka infant warmer kun asa ibutang ang mga premature baby. Aduna pud kini Billy Light para sa mga baby nga dunay jaundice. It's a really big help for us, especially that we need this especially in the NICU. So, maraming patients kami na premature, kailangan namin infant warmer at saka phototherapy. So, ito kasi is 2-in-1 eh. Yung mobile is sa amin kasi dapat convenient na for us to X-ray patient kasi may mobile niya eh. So, we don't have to transfer the patient to the radio room. Sa room mismo ng patient, makapag-X-ray na kami. Kapin 4 milyones pesos ang gibubunga pondo sa mga ekipo sa Health Facility Enhancement Program kun HFEP sa DOH. This is under the 2019 HFEP and procured by the DOH CHD Caraga. So we're already starting to deliver some equipments. Kaya lang medyo na stop kasi due to COVID na. Then karon nagpadayon na pud ang mga deliveries of equipments. Sa karon hapit na mahuman ang construction sa COVID facility sa Butuan City. Kung asa din sa magamit ang mobile X-ray o phototherapy, ugaling may mga bagong himugsong bata ang magka-COVID. Gilaumang mahuman na sab ang construction sa biomolecular PCR laboratory sa BMC nga mo test of RT-PCR para sa mga pasyente na gikatahapang dunay COVID-19. Charmaine Awitan, ABS-CBN News. Ug bago to mga balita karong buntaga at ang iban pang mga balita niya sa TV Patrol North Mindanao sa alas 5 sa hapon. Daghang salamat. Balik kay mo, Bern. Daghang salamat, Ron. Mga kapamilya, nagpositibo sa gimong rapid diagnostic testing ni aging semana ang 7 ka mga empleyado sa usa ka kumpanya sa Cagayan de Oro, private company ni siya actually, Maria. Medyo action taga-balaka, ha? Correct. Ito agad. Ang pangutan, pwede ba magpahigayon og sama niini sa ubang mga kumpanya? Alright? Yeah. Muna itong isigutan karon. Subay niini, makauba na ito karon si Sir Rosauro Gonzalez Jr., ang head sa Office of the Civil Defense sa Region 10. At the same time, ang head po sa Region 10 sa Interagency Task Force Against COVID-19. Okay? Ganina rin sa naka-standby dire. Hello sir, good morning. Welcome sa Pamay Special. Yes, good morning. Hi sir. Oy, teka muna. Hello. Ayan. Hello Bernie. Sir, morning. Hello, morning. Good morning. All right, and Bernie, yes. Pwede mag-correction ako. Ay, sige sir. Yes, I am the chairperson ng Northern Mindanao Regional Task Force for COVID-19. Okay. Kasi yung Interagency Task Force, policy making yun. Okay.
taking, tapos ako sa operations. Okay. All right. Thank you, sir. Sir, maraming salamat, sir. I know masyado kayong busy sa panahon ngayon. Ang salamat po sa oras, sir. At saka, di ba? Ito lang, sir. Lately, di ba, natay gibuhat na rapid diagnostic test sa Osaka Kuan, sa Osaka private company. Usabay style ning Kuan, sir. Usabay rule o sa IATF, lalo na sa mga ingani, sir, mga private companies na magsasagawa ng rapid diagnostic test sa kanilang mga empleyado. Ano bang process nito, sir? Actually, expected yan, ano? Mm-hmm. Actually, we really encourage all private companies, even mga local government units, to conduct a rapid test among their employees. Mm-hmm. Kasi yan na talaga yan. We really have to determine, no? Correct. What to extend. Kung safe tayo sa COVID-19 or mga ganun, no? It is really our purpose para makita lang natin, ma-assess or ma-evaluate yung ating company. So, anybody yan, pwedeng sa school, mga residences, okay. Local government units. In fact, sa Luzon, no? Sa Manila, they're already being conducted yung mga mass testing. Mm. Mm. So that's one. Ito naman, pag company yan, gusto lang talaga malaman ng company yung ma-assess, no? Kung merong COVID-19 among sa ano nila. Ano ba yun, sir? Ni-request ba yun ng private company o kayo na ang pumili nung ano ba yung style doon? Actually, pwede namang i-request, no? Kasi okay. Ang one lang kasi niyan is tulad ng ating local government units, we have to accept, no, ng test kits natin. Very limited talaga. Kaya normally, ang nagkakandak ng mga ng rapid testing or swabbing, mga tinatawag nating test, is pag sa isang area or sa isang ano na there are indicators, no? Okay. Kasi meron tayong tinatawag na contact tracing. You know, sa strategy kasi natin, one is prevention, and okay. Then detection, and then we treat, and then we isolate. Mm. Kaya itong sabi mo, tinanong mo na ang mga companies nagkakandak ng testing is just one part of that, yung tinatawag nating detection. We really detect and then assess, no, kung infected talaga yung ano natin ng COVID, no, yun. Okay. Ayan. Eto, sir. Mm-hmm. Kahapon lang po, sir, nagpalabas ng mandate ang Cagayan de Oro LGU sa mga laboratorio na kailangan magkipag-coordinate sa kanila. Ganito po ba rin ang mangyayari sa ibang LGU, especially po dito sa Region 10? Same din po ba? Yes, that's true. Hindi lang naman sa Region 10, pero practice talaga yan. Even other local government units sa ibang area. Yun talaga ang ano. Kasi, yun ang sabi ko, limited kasi nga ang ano. You know, even in other areas, lalo na sa Manila, merong mga tests na kinakandak, may bayan. Mm. Ah, okay. Pero ang ating local government units having their test kits also. Mm. They conduct testing doon sa communities, no? Kaya siguro ang tinitingnan dito, kung magpapaalam kasi yung company na magte-test, at least makikita ngayon up to what extent na. No? Kasi dito kasi sa local government units, tinitingnan din nila yung sectors, no? Tinatawag na sectors. Okay. So sectoral din yan, no? Kaya sa kanila, when they look at the communities, yun nga, pag sinabi ng communities, mga barangay, no? And then yung barangays, may mga subdivision. So all of this. Kaya, kasi itong company, mamaya, nasa isang barangay, halimbawa, diba? So, nakikita na yung companies in that particular area, yung pag-conduct na rin ng test. So, merong mga, yung program nila or action plan, napaplano. Okay. Sir, paano yun, sir? What if kung after ng test nagpa-positive, anong gagawin doon? Yung mismo ba yung private company ang dapat maghahanda ng isolation facility or ano yun? Turnover? Yun ang isang expectation. Kaya sabi ng LGU na kailangan mag-report sa kanila kung magkakandak. Kasi isang expectation dito is pag may nag-positive. Mm-hmm. So pag may nag-positive yan,
that will be included, ano, sa statistics na ni-report lagi ng local government unit sa national level, no? At ito naman, siyempre, pag positive yan, meron na tayong mga, ano, sa tawag natin, how to treat them. Okay. And then, we treat them and then isolate them, no? Okay. Kaya, kung nag-positive yan, ang ano kagad yan is ma-report sa DOH kasi kung dito sa Cagayan de Oro, meron tayong Northern Mindanao Medical Center, no? Alright. Doon talaga dinadala pag nag-positive para ma-treat, no? Yun ang ginagawa natin. Alright, okay. Eto sir, another topic lang ako sir ha, kasi marami pong na-stranded mula sa Cebu na pag-uwi nila sa kanilang probinsya, nagpa-positive po. At pansamantala bang pinatigil po ba ang pag-uwi ng mga stranded or meron po ba tayong special measure na ginawa para makauwi sila? Yes, pinaano muna yan, pinahinto talaga muna. Mm-hmm. Pinahinto muna. And what happens is meron kasi yung ano, pag pinahinto yan, meron namang panibagong guidelines, no? Pero doon kasi sa unang guidelines talaga na pag ang mga person ay coming from an enhanced community quarantine ang ano, yung area, hindi talaga pwedeng pumunta kasi kakalat eh, mamaya yung magbiyahe eh meron lang ano, di ba? Positive na. Kaya hinto na lang kasi ibig sabihin, pag naka-enhanced community quarantine yan, like Cebu, kasi tumaas talaga yung ano nila, cases, no? Kaya we're just playing it safe na walang lalabas ng Cebu na infected tapos pupunta doon sa ibang area. So, okay. Isa talagang possibility yun na baka mag-kumalat, no? Okay. Yung cases natin. Alright. Sir, ito muna, sir. Dahil itong ginagawa natin mga rapid test, di ba, actually, balikan natin yung ano nung mga nag-positive, di ba, nag-negative doon sa confirmatory test. Tama ba ako? Confirmatory test. Mm-hmm. Diba parang nag-negative sila after ng ano ng rapid test. Ng mga test. Actually negative gud sila Brother Burn. Yeah, ang katong pito nga gi-test. Yeah, kaya mm-hmm. Diba? So ano nangyari dun sir? Meron bang ano bang nangyari? Bakit ganun yung nangyayari sir? Na pwede sa rapid test nag-positive pero nung kinonfirm okay naman negative naman pala sa ano. Para lang malaman nila sir kung ano 'yon. Alam mo kasi, I would say na, no, ito, ina naman to, in-assert naman ng DOH to, no? Mm. Yung rapid test is just, ano, yung, kumaga, 40%. Okay. Siya na, ano, na reliable, no? Na, kaya yung pagsusap pa rin na ginagawa ng ating government, yung DOH, ang effective, no? Yung sinaswab, di ba? Yung process na gano'n. Correct. Yung isang one. Pero yung rapid, kaya nga, by the term kasi rapid, yung ano niyan, yung results, hours lang ang binibilang, no? Alam correct. Na. Pero yung swab test, it takes a week, no? Weeks na, okay. No? Bago malaman. Kaya ito, itong isang kwan niya, no? Merong mga tinetest ng rapid, sinasabi negative, no? Oo nga. After ng ano, positive bala, no? Okay, meron din ganun. Yeah. Okay, okay. Kaya what happens, pag merong sabihin, ay, na-rapid test ako, pero pagdating doon sa destination, nagtetest ulit, swabbing na ang ginagawa. Correct. So, doon na na-determine talaga. And I could cite examples, yung may dumating sa Taraga, no? Oo. What he did na kasi practice nila sinaswab test rapid test rapid yes nag positive para ma-confirm swabbing naman ang ginagawa okay. Pero ito kasi once they undergo that kailangan 14 days quarantine okay kasi it takes week nga yung result eh hindi pwedeng pakalat-kalat siya na no minu-monitor under meron talaga sa tayo na no person under monitoring and persons under investigation. So, no? Ibig sabihin, sir, nung sa rapid test, anong tinitest doon? Posible na meron silang parang ibang something viral, but technically hindi para coronavirus yun. Parang ganun ba yun, sir? No, hindi. Talagang yung ano talaga, yung test talaga dyan, yung COVID ma-detect, no? Okay. Kaya lang, since sinasabi niya na 40% nga lang na ano to, 40%, sabihin, okay. O yung result niyan, hindi reliable. And kailangan ma-ulit pa rin, no? Gawing swab test. So hindi pala totoo yung sinasabi nila, sir, na itong rapid test ay
para sa iba ring mga sakit. Hindi. For corona talaga. Pero kaya lang sabi niyo po, yung 40% lang ang parang accuracy. Tama ba yun? Yes, yes. Yan ang okay. DOH, I have to tell you. Uh-huh. Kaya meron pa rin swabbing na ginagawa. Okay. So ngayon kasi, ang actions ng local government unit ngayon, pag you came from other areas, so tulad nito, kasi may directive talaga na pauwiin yung umuwi yung mga LSI. Okay. Yung tinatawag nating OFW, coming from abroad yan. So mga kumbaga suspect talaga yan na lalo na pag sinabi, sir, yung LSI galing Cebu. Eh alam natin yung Cebu nga has been experiencing enhanced community quarantine. Mm. So talagang kaya nangyari all lahat na nang dumarating dito sa atin lugar talagang mag-undergo ng rapid test. At at the same time, pagdating niyan sa local government unit, i-solve naman nila. Okay. Or another rapid test naman. So anong mangyayari doon sa sir nung nag-positive nga sa rapid pero nung nag-confirmatory test negative naman pala. Paano yun? 14 days pa rin ba or i-double check ba? I-double check naman ulit yung confirmatory test? Yes, under 14-day quarantine. Okay. Okay. Ano pa rin. So parang i-isolate pa rin sila? Parang ano pa rin? Yes, may isolation pa rin na tinatawag. Okay, okay. Kasi even ang local government unit naman magano yan kung sabi na negative. Mm. Pero yun nga, tinatawag na under monitoring. Mm-hmm. So inano nila yan. Minomonitor talaga yan na doon sa bahay ka pero huwag kang lalabas ha. Parang mga ganun. Ah, ganun. Oh, yes. Lockdown tinatawag, naka-quarantine. Yan ang term pala, quarantine. Ah, okay. So, 14 days yan na hindi pwede mga ganun. Until na talagang makita yung status. Alright. Sir, kung kung may mga private companies ba na gusto rin magpagawa ng rapid test sa kanyang kumpanya, pwede ba yun? Na parang, ano ba yun? Magre-request ba yan sa inyo? Mm-hmm. Actually, sa local government units. Sa LGU na? Okay. Sa LGU. And then, actually, nakakabili rin ng mga test kit, no? Mm-hmm. Yun nga, may mga individual nga na kapag undergo ng rapid test, may bayad nga lang. Kasi okay. Merong individuals na gustong malaman, no? Ano kaya? Baka ano na kayang status? Mga curious. Yes, oo. Tama. Nag-worry siya, no? Correct. So, rapid test siya, ganyan. Hmm. Oh, kung negative yun, okay naman, no? Pero kung nag-positive yan sa rapid test, swabbing ang gagawin. Swabbing direct. Okay. Para mag-confirm talaga. Alright. Sir, mensahe nyo po sa publiko, sa mga nanonood po ngayon. Yes, my message to the public is that at this point, no, huwag tayong magre-relax na ang COVID ay wala na, no? We should always think na ang COVID-19 nandito pa. So what happened? When we started in March 15, nag-enhance community quarantine tayo because of the indicators, no, na may COVID-19 na present, no? At yun nga, dito sa ating region, tumaas na to. Sa national, report 88. Ngayon, as this morning, 79 confirmed cases. At marami pa yan, no, na sinasabi lang na mild na status. Pero ito lang yung natin, yung actual na confirmed case. So, ang advice ko, unang-una, we wear face mask. Ngayon, hindi lang tayo nag-face mask kasi pero we should wear face mask and then I encourage also to wear face shield, no? Yung face shield, di ba, nakita nyo na parang plastic na, no? Kasi we have to protect our face, no? Ang una, yung face shield protects our eyes, no? Okay. And then yung face mask, yung nose naman, saka yung bibig natin. Bibig, mask, So at all times, ito yun. And then social distancing. Let's maintain social distancing. Not less than 1 meter and then up to 3 meters safe tayo. So iwasan natin ang crowd, ang ibig sabihin. Alright. So, ito yung mga basic na dapat gawin natin, no, na para ma-prevent natin yung COVID-19. Ito yung gusto kong i-remind sa mga tao natin kasi marami totoo, no, maraming akala nung mag-ease out na yung nag-open na yung mga malls at yung mga
restaurant, open na rin, gano'n. Akala nila, ay, okay na, safe na. No. Kasi ito pa rin yung status natin noong March 15. Ang ginawa lang ng government is that winay yung economy natin sa kayong health. No? Correct. So, yung health, nandun pa rin. In fact, tumataas po ang ating COVID-19 case dito sa region, no? Mm-mm. Kaya ito pa rin yan. Ibig sabihin na talagang meron pa rin dapat bantayan natin. Correct. Ito na, sir. May pa-follow-up question nga pala ako, sir. O, sige. Kamsa po ba yung, allowed pa po, allowed na po ba ngayon yung back ride? Yung angkas? Wala pang ano. Pero I think pinag-aaralan yan, no? Kasi meron pa certain ano gagawin na para pwede namang mag-back ride, pero merong tinatawag na mga certain na ano sabihin nating prevention mechanism, no? Kasi in fact may mga proposal magkakaroon din ng tulad ng ginagawa sa mga public utility vehicle, di ba? Kita niyo may mga plastic separation. So tinitingnan na lang ngayon kung paano rin yung separation na yun ma-effect. Paano yan sa motor? Oo. Sa motor, oo. Yun naman. Okay. Kasi yun nga, no? Maraming nag-insisting kasi, paano kung wife ko yan? Or relative ko yan? Anak ko? Yes. So, hindi naman other person yan. So, okay. Parang yun ang tinitingnan ng government ngayon. How to rebuild na magkaroon ng safety ano? Sa mga back ride. Yes, sa mga right. Back ride. Alright. Sir, maraming salamat. Alam namin masyado po kayong busy. Maraming salamat po sa panahon. Yes. At sana sa susunod naman ulit, sir. Pero sana, yes, sure. Pero sana yung interview natin tapos na ang COVID para masaya naman yung interview. I hope so. Yeah. Sana pag first time pa naman ngayon ni sir. Pag may na-invent ng vaccine, dapat ma-ano natin ulit na may announce natin yan. Oo nga. Good news na sana, good news na. Good news na. Yes. Maraming salamat, sir. Magandang umaga ulit. Maraming salamat. Thank you very much. Yes. Alright. Thank you po. Ayun, there you go. Maraming salamat si Sir Rosauro. Gonzales Jr. Thank you, sir. Nako. Eh, mo nang giingon may galang, tamay ang giingon. Muning gibuat karon nga lang abriga pa uban mga businesses to way the economy kasi nga siyempre patay na patay ang economy may alam nung ganun nung sa economics na ko nga subject chart lagi eh, di ba kuan ka ato di ba na complete gyud mo ang course wala nakatulong na ko ato gyud na home economics di ko pero siyempre tama pero dili sa ingon ang nag-abri ang business. Murag relax na po kay ta. So ayaw gyud mo kalimti ang face mask. Matud pala gini ni President Brother Burns nga wag maging confident at complacent. Yeah. Kana ginakato ang hinumdumon, 'di ba? As much as possible, stay at home tapos permitin dala og alcohol, balik-balik gyud nato na permitin mga pamilya. All right. Okay, sir, it's another day. So medyo nawala sir, nawala na kabalik si Rod. Di ako napaldulong ko sa lain na pod na location. Pero mga kumilya sa mga sagingon ni Sir Raucho ganina sa ato ang guest no, nga always gin magdala, mag-disinfect, sa inyong magdalag alcohol, mga sanitizers, ang mask, social and physical distancing. Kay community, quarantine pagyapon mga kapamilya. Kung doon mo yung miss na episode sa mga special, bisita lang mo sa i1.ph at ang Facebook page, yung subscribe sa ABS-CBN Regional sa YouTube. Dagan salamat daan mga kapamilya. O mga kapamilya, padayon kami sa pag-alagad para sa pamilyang Pilipino. Magkita-kita ta ugma o dili na itong kalimtan nga dili kompleto ang adlaw kung walay Pamahal! Pamahal! Special!